Ganito ang mangyayari kapag tap water ang ginagamit nyo sa inyong cooling system. Ito yung tinatawag na thermostat housing. Yan. Thermostat housing, dito nakalagay yan. Yan. So, tignan nyo yung loob. Kalawang yan. Nabawasan ko na lang yan. At kalawang din ang thermostat. Pwede maging cost ng stack up nito ay ang kalawang. Pwede stack open, stack close. So, malaki ang chance na mag-overheat ka kung na stack close to. So, ayan o. Puno ng kalawang. At ito. Ito ay Suzuki Alto. So, binaba namin ng transmission. So, kailangan tanggalin ko rin to. So, bago ko ibalik, lilinisan ko muna. At ipa-flashing natin ang buong cooling system ng Suzuki Alto. So, huwag nyo hayaan na maging ganito to. Kasi ang isang masisira dito, yung cost ng mga rust na to, ay yung impeller ng water pump. Yung LEC, yun yung impeller. Yun yung nagiging cost ng mga kalawang na yan. At ito rin, dahil metal to, nakakaroon, dito rin nang gagaling yung rust. At tignan nyo rin yung hose, yung loob ng hose. So, okay pa naman malambot yung hose, kaso may mga rust sa loob na dumikit. So, para matanggal yan, pisilin nyo lang. Yan. So, lilinisan natin. So, ito lang gagamitin ko. Wala akong pantanggal ng kalawang. Mamanuhin ko. Palalambot ko. Brake cleaner ang ginamit. Wala eh. Yan. Lumalambot naman yung kalawang. Ayan. Yung sa brake cleaner. Yan ang ginamit kong panlinis. So, ito ang thermostat. Napaka-importante nito. So, ang thermostat rating nito ng Alto ay 88 degrees Celsius. Pagdating na 88 ay bubukas na yan. Huwag kayo gagamit na mas mataas pa dyan. Mag-o-overheat na yung sasakyan. Ito yung thermo switch control. Dito nagbabase yung init ng coolant. Tapos, ito yung magko-command na magbukas na yung radiator. Radiator fan. Ito yun. So, ngayon, gagawa muna tayo ng gasket nito. Paggawa ng gasket. Wala. Gasket na tayo. Okay. So, ito na yung nagawa natin gasket para dito. Yun o. Yan. Yan. Ngayon, buhay na natin. Ito yung nalinis na natin. So, lilinisan na lang natin yan through flushing. Ito ay bago. Dalawa. Binili ko. Halagang 270 to. Sa Olympia. Auto supply ko binili. Ito kasi nasira. Ito, may malutong na. At maraming kalawang sa loob. Okay. Hello guys, welcome back to our channel. Isa sa pinakamahalagang liquids na dapat binibigyan pansin sa ating sasakyan ay ang coolant. Ano ba ang function ng coolant? Ito ay panatiling normal temperature ang makina ng ating sasakyan. Pinapalitan ito every 30,000 kilometers or 3 years. So guys, nakita niyo sa introduction natin, isa-isa natin binalik lahat yung mga parts ng cooling system. Dahil binaba natin nakaraan ang transmission nito, nagpalit tayo ng
ng release bearing at iba pa. Isa yun sa common kasi na sira ng Alto. So nakita nyo yung mga parts, ibang hose, yung thermostat housing ay kinakalawang. Dahil ginamitan ito ng tap water. Ito mangyayari. Dahil na ito, ito ay radiator cap. Kaya nagkaganyan yan, ay ginamitan ito ng tap water. Yung sanhi ng kalawang yan ay nanggaling sa impeller ng water pump. Kaya napakalaga na regular tayo magpalit ng kulay. So guys, samahan nyo ako. Linisan natin ang buong cooling system ng Alto na ito. Kung bago pala kayo sa aming channel, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. Maraming salamat. So guys, sa pag-flushing ay gagamit tayo nito, radiator flush. Nasa 160 or 170 lang ito. At ang coolant na gagamitin natin ay ito, petrol. Concentrated coolant. Ito sana gagamitin ko. Kaso may nagkulang ako ng coolant. Ito naman ay coolant ng Suzuki. So premix na to, no need to add water. So itong petrol coolant ay concentrated. Pag sinabing concentrated, kailangan natin to haluan ng distilled water. Distilled water. Maari ang mixture nito is 50-50 or 70-30. So ang gagawin lang natin is 50-50. 50% na coolant at 50% na water. So ang una natin gagawin ay paandarin natin ang makina. Dahil rusted ang cooling system, dire-diretso natin lalagyan ng tubig. Saka na natin muna lalagyan ng radiator flushing. Try muna natin yung mga debris na nakiskis ko rito ay ma-flush out muna natin. So ngayon, abang umaandar ang makina, lalagyan natin tubig. Alisin natin yung drain plug sa ilalim. Init. Yan. Ayan, kalawang lumalabas. Ayan lang natin mag-idle. So, yan yun. Kalawang. Maraming kalawang sa loob. Ito naman, yung manggagaling sa thermostat, pagbukas, tatapon natin yung tubig. Tubig na nakikita nyo dyan, nanggagaling yan sa block. Para maalis natin yung mga iba pang kalawang sa loob. So, gamitan na natin ito ng radiator flush. So, hindi na natin pinalitan yung tubig doon. Sisiksik pa yan. So, paandarin natin ng 30 minutes. So, yan. Bumaba na lahat. So, ayan lang natin mag-idle. So, habang nag-idle, okay, linisan natin ito. Babara natin ng WD-40.
para lumambot yung kalawang sa loob. Ito papalitan natin. Kaso hindi ako nakabili, so temporary gamitin muna natin. Pero yung mga ganito kailangan palitan nyo na. So linisan lang natin. Ayun, aalis na may mga kalawang. Ganda o. So ito ay concentrated coolant, kaya haluan natin ng distilled water. So magagawa natin ay 3 liters na coolant. 500 ml. At magdadagdag tayo ng 1.5 ml. Shake natin, dito natin ilalagay. Dito tayo magtitibla ng coolant. Sukat, ito rin gagamitin natin. So, tatlong ganito. Okay, ito na. May kulant na tayo. So guys, umabot na sa 30 minutes yung idle at nakahinga na rin natin yung makina. So ngayon, ang gagawin na natin ay i-drain na natin yung nilagay nating radiator flushing. Tignan natin kung anong kulay. Medyo mainit pa to. Yan yung ano, kalawang. Yan na yung may radiator flushing. Yung unang ginawa natin kanina, tubig lang. Running water. Ito, ginamitan na natin ng radiator flushing. Gagamitan ulit natin ng fresh water to para matapon yung iba pang kalawang sa loob bago natin lagyan ng coolant. Sandali lang natin to i-idle. Hindi natin patatagalin. So gamit natin ay mineral water lang. Ito na. Patay na natin makina at i-drain na natin. Ganun lang kadali. Para na kami. Ito pa pwede yung to. So guys, na-flush na natin. So ang gagawin natin, bago natin lagyan ng coolant. Ito yung bypass. Ito yung thermostat housing. Ito yung bypass. Dahil wala tong breather, para mapalabas ang hangin, bubuksan natin to yan. Hinata ko na. Papunta tong ano, heater core sa loob sa aircon. So bubuksan natin 'yan. So 'yan na. Padadaanin natin diyan yung coolant para lumabas ang hangin. So dito lalabas ang air na galing sa engine block. Ayun. Habang naglalagay tayo ng coolant. So, tignan natin 'to kung may singit natin. Ah, hindi na masingit 'to. Ayun. So dito sasaluhin natin yung itatapon na coolant. Ayan. Kasi dito, para sa unang boost natin, lalabas dyan yung hangin. Para hindi na tayo matagalan mag-bleed sa engine block. So, ito yung ating coolant na 3 liters. Nalagyan natin. Tignan nyo doon. May lalabas doon. So, habang nagbo-boost tayo, unti-unti lalabas yan yung hangin. Tinutulak yan ng coolant. Para konti na lang yung ating pag-bleed.
unti-unti na lumalabas, oh. Habang naglalagay tayo dito, kita mo dito, tapos dyan. Habang naglalagay tayo dito, lumalabas doon ng coolant na may kasamang hangin, galing block. Ito, mapupuno na. Ayun na yan. Dahil mapupuno na, putin na natin. Ano, dami na. Hindi na tayo matatagalan mag-bleed. Balik na natin to. Yan. Kulant din yan. Seal muna natin. Yan. Okay. At punuin na natin to. So, angat natin to. Kasi pag hindi natin to inangat, dito lang pupunta yung coolant. Start na natin ang makina. Yan, bumaba na. Agad. Mga dalawang andar ng... So, mga dalawang andar lang ng fan to, okay na. Isasara na natin. So, hayaan lang natin mag-idle. So, dagdag tayo. Nabawasan, oh, kulang. Lumalabas yung hangin sa loob. Yan yun. Kaya ganyan. Unti-unti pumapasok sa makina. Ganyan lang. Huwag natin punuin to kasi mamaya pag uminit yan, aangat yan bahagya. So, so guys, ito na yung radiator cap, oh, nalinisan natin. So, pero okay pa naman. Pwede pa pagtsagaan. Pero pag may pagkakataon at napunta ako sa Olympia, bibili ako. Original pa rin to ng Alto. Hindi pa napapalitan. At ito na yung ating reservoir. So, malinis na. Halos, oh. Kapiranggot na lang. Hindi ko na matanggal, eh. Yung ibang kalawang sa loob. Is na. Picture mo. So, lalagay na natin yan dito. At yan yung unang bukas ng fan. Tignan nyo. Bubukas na yung fan. Kaya ganyan. So, isa pang bukas ng fan at tapos na. Dagdag tayo ng coolant ulit. Konti lang, ha. Huwag natin masyado punuin. Kasi pag painit na yung makina, umaangat yan. Umaangat. So, mas madali maglagay ng bagong coolant kung bubuksan natin doon yung bypass. So, pwede na tayo dito maglagay ng coolant. Hanggang full lang, ah. Good. Yung natin ito ilagay. So yan, oh, dahil maliit ang embudo ko, umaapaw tuloy. Yan, malapit na bumukas ang thermostat niya, kaya ganyan. Yan, bumukas na. Papasok ulit lahat yan.
Kasi bumukas na yung thermostat doon. Yan. So, tapos na, guys. Ngayon, tatakpan na natin. Okay na yan. Dalawang bukas lang ng fan. Yun. Tapos na. Masa natin. So, guys, pag nagdagdag kayo ng kulan, pag lumamig na makina, check nyo yung water reservoir kung nasa full. Kasi minsan, dahil di natin masyado nasisiksik ng full yung radiator, pag lumamig ang makina, kukuha dito yan para punuin yung buong cooling system. Pag nagbawas to, magdagdag na lang kayo at i-maintain sa full. So, that's all, guys. So, alagaan natin ang ating sasakyan. Wag natin tipirin na gumamit ng tap water dahil na hindi nakakabuti ang paggamit ng tap water sa makina ng ating sasakyan. Dahil meron itong chemical reaction. Dahil ang tap water, meron itong halong chlorine. Mas mainam pa gumamit ng distilled water na walang chemical reaction sa ating makina. Kung bago pa lang kayo sa aming channel, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. Maraming salamat po. Na walang